Okay, ito Sek, meron namang meron tayong caller na meron itong napakagandang mensahe sa inyo. Opo, magpapasalamat po sa iyo, Sek. Kasama po natin si alias Elena. Elena, ayan. Hello, Elena. Hello po. Ayan, naririnig ka ni Secretary Bello. Ay, Secretary Bello, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo kasi natulungan niyo po ako makauwi. Noong 2017, nakauwi na po. Dito po ako, naka-quarantine po ako ngayon. Ah, naka-quarantine ko ba? Baka nasa Manila Hotel ka ba o sa Diamond Hotel? Hindi po. Dito po ako sa, ano, sa MC Hotel po. Ayan, MC Hotel. Opo. Yung kaso niya, Arnel Bea, nasa Riyadh, Saudi Arabia siya, Sek, nung July na. Ang humingi ng tulong, yung pinsan niya na si Elena, na si Anna. Mm-hmm. Dahil nagpaparescue siya doon sa pang-aabuso ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Mabuti na lang muna, nakauwi ka na, Elena. Oo nga po. Kaya salamat po kay Secretary Bello. Nakuha mo naman yung ano mo, Elena. Yung ano tahod mo. Opo, nakuha ko naman po yung sa ano ko, sa salary ko po. Ay, mabuti naman. Oh, very good. Pero okay naman po. Na meron ka pang ano ha, meron ka pang 10,000 bigay na Pangulo Duterte yung abot kamay sa pagtulong sa mga OFW. AKAP yan. 10,000 yan. Ay, o nga. Ay, opo dyan po, Secretary Bello. May pinilapan po kami yung sa AKAP po. Ayan yun. Na yun. Nakuha mo na ba? Hindi pa po, wala pa po. Pero na-i-submit mo na yung pinilapan mo? Opo, nakapile na po. Ayan, siguro antay-antay lang ng konti. Ano, Elena? Opo, opo. Elena, makita. Nandiyan ang bagong deputy and administrator ng OWA. Ayos. So, Arnel, yun pala ang trabaho mo. Oo. At saka yung sagot ka ni Bebot, at ni Arnel. Elena. Elena, mag-ipat sa 10,000 mo, si Arnel ang magpa-follow up niyan. Yan, may trabaho na kaagad. Salamat sa'yo, Elena, at mag-iingat ka, ha? Ingat ka. Opo, maraming salamat. Ito naman, nagtrabaho po siya sa Qatar bilang crane operator ng 5 years. Tapos, nang matapos po yung kontrata nila, inalok po sila ng recruiter na isa ring Pilipina na lumipat naman po sa Libya para doon naman po magtrabaho. Mula Qatar, hindi na po sila umuwi ng Pilipinas, dumiretso na po sila sa Libya. Opo, tumagal ng mahigit na 2 buwan sila sa Libya pero hindi pa rin po sila nade-deploy. Yung ibang kasamahan po na nauna nang na-deploy sa Libya, nagtatrabaho na po ng mahigit 8 months pero wala pa rin pong sweldo. Eh hindi po nila alam kung saan sila lalapit dahil wala naman pong polo sa Libya. Sa Libya. Ang gusto ngayon, makauwi. Sa Morocco, malapit lang yun. Sek, ang gusto ngayon ay nagre-request silang makauwi na dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Okay. Kung yung gusto nila, ang gagawin natin agad para sa programa ng Pangulong Repatriation sa ating mga OFW. Mm-hmm. Andali, andali. Kasama po natin siya, Sek, nasa Viber po siya. Hello? Okay. Si Emeterio Peñaverde. Hello po, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon din po sa inyong lahat. Ay, ang dami niyang kasama ngayon. Parang lahat sila. Parang 5 sila ngayon, Sek, nasa linya natin. Nabiktima kayo ng illegal recruiter, Emeterio. Opo, sasabihin ko pa lang sana eh. Oo. Dayan mo, tulungan ka namin makauwi. Tulungan ka namin makauwi, Emeterio. Emeterio, ikaw lang ba o kasama mo rin yung mga nasa paligid mo na gusto na ring umuwi? Yung 4 na nasa likod mo. Ayan. Tulungan ka lahat. Lahat kayo, Emeterio, ha? Emeterio, bakit kayo napunta ng Libya? Bakit kayo pumayag? Eh, pinangakuan po kami ng magandang trabaho. Ang gusto po niya, may trabaho po kami doon sa inalisa namin. Sayang, Victorio, maganda sana. Talagang mahirap dyan ang buhay ngayon dyan sa Libya. Kaya nga nilipat namin yung aming Philippine Overseas Labor Office, yung Polo. Mula sa Libya, lumipat kami ng Morocco. Dahil talagang grabe ang gulo dyan eh. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yung kaguluhan. Oo, pero ayun mo, Galiterio, i-text mo lang lahat ang pangalan ninyo at patulungan namin kayo sa labor atas kayo namin nandun sa Morocco. Ayan. Salamat. Salamat po.
Okay, Mr. Ano bang alam yung trabaho? Crane operator po ako. Oh, ang daming kailangan ni Secretary Villard dito sa kanyang build-build. Oh. Build-build-build program. Uwi na kayo para maipasok ko kayo dun sa proyekto ni Secretary Villard. Diretso na. Terio. Opo. Okay. Ana, Terio ha. Oh, si mismong si Sec Bello na ang nagsabi sa iyo, so parang ano na yan, command na yan. So aayusin na natin lahat ng inyong problema. Okay? Opo, salamat. Utos kami. Yan ang kautos-utosan ng ating mahal na Pangulo. Huwag pabayaan yung ating mga OFW. Emiterio, kukunin na lang ng mga kasamahan natin sa Dole yung lahat ng pangalan daw ninyo, detalye ninyo dyan para ma-follow up. Opo. Yan, okay, so solve na natin yan, Sec, ano? Oo, tulungan natin sila, kawawa naman sila, Emiterio. So Sec, maraming salamat po muli, Sec. Salamat from Tuesday, Bea, and Deputy Administrator Arnel. Namiss nyo ba ang masasayang kwentuhan na talakayang alay para sa mga manggagawang Pilipino? Huwag mag-alala mga ka-OMJ dahil maaari nang balikan lahat ng ating mga kulitan at mahahalagang impormasyon sa ating official social media account. Kaya please follow, like, and subscribe sa aming Facebook, Instagram, YouTube at TikTok accounts ha na at Oh My Job Philippines. At syempre, follow us on Twitter sa at Oh My Job PH. L. Oh My Job PH L. Oo nga. Oo, tama. Ayan. Pindutin nyo na lahat na mapipindut nyo dyan, ha? Like, follow, subscribe, share, comment. Basta lahat, pindutin. See you, mga ka-OMJ. Chicken cordon. Sana ng chicken cordon. 1, 2, 3, 4, 8. Kasi nawawala yung apat na ulam.